Hey, what's up mga bro? So, UST Grounding Tigers laban dito sa De La Salle Green Archers. Isa na galing sa panalo at isa naman galing sa isang masakit na pagkatalo. Kaya naman, pag-uusapan natin ngayon itong laban nila kanina. Pero bago muna yan, please like, comment, and subscribe mga bro para sa pagsuporta sa ating channel. So, isa na namang magandang laban ang nasaksiyan natin sa pagitan ng dalawang teams na to. Isa na nga dyan ay itong si Aljun Melecio na sobrang ganda din ng inilaro last game nila kontra sa UP. First quarter pa lang ay pumupukol na agad ng mga tres si Melecio. Samahan pa yan ang tandem nila ni Andre Caracot. Kaya naman nagawang hawakan ng Lasal yung kalamangan sa first quarter. At isa pa sa may magandang inilaro para sa Lasal ay itong si Encho Serrano na nagtala ng bagong karirahan niya na mayroong 29 points at halos hindi nga babantayan ito ng UST and even Ren Abando kaya niyang iskoran. Noong last game nila kontra sa UP ay walang Serrano na nagparamdam. Pero ngayon grabe yung pinakita niyang laro dito sa UST. Tapos dagdagan mo pa yan ng Melecio na may 26 points. Samantalang sa part naman ng UST, ang kumakana naman para sa kanila ay itong si Brent Paraiso na may career high din na 20 points. Halos siya nga lang yung umi-score para sa UST simula sa first at second quarter. Ilang mga tres din kasi ang naibigay niya dito sa UST. Pero ngayon ko lang nakita na si Ren Abando na mayroong 0 points pagkatapos ng first half. Sobrang alat talaga ng mga tira ngayon ni Abando at kahit malapit na sa ring ay hindi talaga pumapasok. At sa nakikita kong galaw niya ngayon ay mukhang 100% naman na siya. Pero pagdating naman ng second half ay tuloy pa rin itong kalamangan ng Lasal. Pero sumubok kumabol itong UST sa third quarter sa pangunguna naman ni Ren Abando na sobrang alat sa first half. Sa quarter nga na to ay nakagawa siya ng 9 points para maibaba ang kalamangan ng Lasal. Pero subalit nga lang mga bro ay may hindi na namang inaasahan na nangyari sa kanya. Ayun nga ay nung pagkatapos niyang umatake sa ring ay natanggalan siya ng isang ngipin. Matapos kasing madali ni Malonzo yung kanyang bibig. Pero kahit na nga natanggalan na siya ng isang ngipin ay parang ayaw niya pa rin magpasab. Para bang wala lang sa kanya yung nangyari. Talagang atapang atao tong si Abando. Pero hindi umubra sa mga referee syempre naman. At pinalabas muna siya at para matingnan kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Sayang nga lang mga pro dahil nagiinit pa lang siya niyan eh. Tapos may nangyari na naman sa kanya. Tulad nung game nila kontra sa Adamson. Sayang, di ba? Kaya naman sa pagpasok ng fourth quarter ay lalong lumaki yung kalamangan ng Lasal. At mukhang natuto na sila sa last game nila kontra sa UP. Kung sa UP ay kinulangan nga sila ng push sa fourth quarter, dito naman ay talagang sinigurado na nila na hindi na sila masisilat sa uling quarter. At lalo na sa last minute kung saan sila natalo sa UP. They keep attacking tapos walang mga pilit na tira. Kaya naman sa uli ay naisungkit nila ang panalo kontra dito sa UST. Grabe din naman kasi yung bench points ng Lasal kumpara sa UST na may 41 points samantalang sa UST ay meron lamang 18 points. Kahit nga na hindi masyadong naka-score itong si Baltasar ay may mga players naman sila na talagang nag-step up. Isa na nga dyan ay si Serrano at si Malonzo na may 12 points. Sa pagkapanalo ng Lasal dito sa UST ay may chance pa na magka-triple tie sa pang-apat sa standings kung maipanalo ng UP itong laban nila sa Adamson. Pagdating kasi ng second round ay panigurado dito na talaga magkakapukpukan sa laro. Every game is important para makakuha ng spot sa Final 4. So ayun lang mga bro para sa update natin sa laban ng UST Grounding Tigers at De La Salle Green Archers. Please like and subscribe sa mga bago pa lang sa ating channel. Thank you so much for watching this video mga bro and this is the Bro TV saying peace bro!